Briones, inaasahan ang patuloy na pagpapalawak ng limited face-to-face classes. Ika-21 ng Disyembre taong 2021, inaasahan ni Kalihim ng Edukasyon Leonor Magtoles Briones ang patuloy na pagpapalawak ng ligtas na implementasyon ng limitadong face-to-face classes ngayong mas dumarami na ang nababakunahang Pilipino dahil sa matagumpay na pagdaos ng National COVID-19 Vaccination Days. Sa kabuuan, nakapagsigawan na ang pamahalaan ng 10,254,560 na bakuna laban sa COVID-19 sa buong bansa sa 5 araw na vaccination drive mula ika-29 ng Nobyembre hanggang ika-3 ng Disyembre, at naitala rin bilang pinakamataas na 5-level average mula Marso taong 2021 na may daily jab rate na umaabot sa 2.05 milyon sa nakalipas na linggo. Kaya kami ay tuwang-tuwa, and it's a great honor for us to work with Secretary Duque and Secretary Galvez and Vince Dizon sa kampanyang ito, kasi ang success ng education is very dependent on the health of our children, and we need to protect our children, hindi lamang iyong 12 hanggang 17 years old na mga bata, pero lahat, including the parents themselves, ani Kalihim Briones sa bayanihan, bakunahan culminating activity noong Huwebes. Malaki ang aming interest na mag-open ng face-to-face, hindi lamang sa mga lugar na walang masyadong tao kundi sa mga urban areas. We're thinking largely of NCR, also of Region 4A, and the large cities na napakaraming mga bata nakakonsentrate doon, dagdag niya. Hinikayat din ng puno ng edukasyon ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak dahil ang pagbabalik ng face-to-face classes ay nakasalalay sa resulta ng kampanya sa pagbabakuna. So iyong ating pag-asa ng bayan, siguro makausad na tayo by 2022 by end December. Tatapusin na natin itong pilot and talagang ay implement na natin ang tunay na pulisya para sa edukasyon, blended learning, kombinasyon ng digital learning at saka face-to-face, at bigyan natin ang mga bata ng pagkakataon na makakita din sila ng iba pang mga bata, ani Briones. Samantala, nabanggit ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, Jr., na 32% o 6.5 milyon mula sa 8,978 na nabakunahan sa unang 3 araw ng sabayang kampanya sa pagbabakuna ang mula sa populasyon ng kabataan na may edad 12 hanggang 17 taong gulang. Matagumpay nating naisagawa ang National Vaccination Days dahil sa tulong, suporta, at pakikiisa ng bawat mamamayang Pilipino. Sa ating pong patuloy na pagbabayanihan, 39.57 of almost 40 million na Pilipino ang fully vaccinated na. Samantalang 57.64 million ang kabuuhang bilang ng nabakunahan na sa napakalaking naidulot ng National Vaccination Day sa ating pagpapalawig sa vaccination program sa buong bansa, ani Galvez. Inaasahan din ni Sec. Galvez na maaabot ng bansa ang kauna-unahan nitong vaccination milestone na mayroong 54 na milyon o higit pang mga Pilipino ang nabakunahan na bago matapos ang taon, upang magkaroon ng mas masaya at ligtas na Pasko at bagong taon. Sa kanyang palabas na Talk to the People noong nakaraang Lunes, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalawang round ng bayanihan, bakunahan, na isasagawa sa darating na 15 ng Disyembre hanggang 17.